today is November 27. Today, naiwan kami sa bahay ni Lucas kasi si Christian, my husband, is going sa kabilang site. And may bisita siyang kasama na mga, basta may mga kasama silang mga VIP. So, hindi pwedeng isama si Lucas. So, ang ending kami dalawa ni Lucas, naiwan lang dito sa bahay. And, ayun, magbe-breakfast na ako ngayon and gumawa lang ako, wait. Ko na na-vlog kanina kung paano ko siya ginawa kasi nakita ko lang dito sa TikTok. Pero gumawa ako ng tuna, I think na parami nga eh. Aga mamaya ako na to. Tuna mayo camberlu. So it's San Marino chili corn tuna, QP, soy sauce, and rice. Tapos I have my curry na seaweed. Ito yung pinaka-favorite kong seaweed. I tried yung mga seaweed na plain. Okay naman, pero seaweed talaga yung lasa eh. Ito kasi, seaweed pero with curry twist. So, it's curry flavor. Yeah. So, this is my favorite seaweed. So, ito na ang breakfast ko. And while eating, manonood ako ng binibinge watch ko ngayon na, ano ba yon? Chicago Fire. Yun yung pinapanood ko ngayon. So, yun lang ang gagawin natin today. And mamaya maglilinis-linis ako ng bahay kasi tomorrow ata, uwi na kaming Bulacan muna to attend naman yung ibang site naman, puntahan yung ibang site sa Bulacan. So, syempre, kailangan before iwan yung bahay, maayos muna siya, malinis muna. So, ayun. Tara, kain tayo. Okay pala muna tayo. You're dreaming about somebody else. Now I'm feeling like I'm wasting my time. I think I'm losing my mind, but I can't help but feel like we don't love. I-share namin a little bit, like I'll show you guys yung itsura ng aming project site sa Baligtas. I'm still adjusting to vlogging. Ako, parang sa isip ko kasi, pag naiisip kong i-upload ko siya, parang ako awkward na sa sarili ko. Pero, lagi ko itong ginagawa. Nag-film ako lagi. Ang dami kong videos, guys. Kung alam nyo lang, ang dami kong videos. Lagi ako nag-film, pero when it comes to editing, parang ako na mismo sa sarili ko, parang cringe. Pero at the same time, I wanna do this. Like, so, ngayon, ako ay naghihintay ng asawa ko. Basta, I'm waiting for my husband. Kasi sa labas, may mga dumating na equipment. And, aalis kami. So, for now, ako ay mag-aayos muna. Uy guys, may nahanap, ang hanap. May na-try na akong bagong base ng makeup. Kasi for the longest time, hindi na ako nag-ayos ng mukha. Like, hindi na ako nag-foundation or kahit tint. Wala, sunscreen na lang talaga ako sa site. Kasi, mga 2 months man din ako sa site. Super init kaayo. So, sunscreen lang ang nilalagay ko. Hindi ako naglalagay ng anything na base or anything. Tapos, with scabs na rin ako kung ano itsura ko doon. Kasi parang, okay lang. Okay. Sino man makakita sa akin, mga worker laman namin. Magpagwapa rito dito. Tsaka ang aslo ko na lang doon, malagkit lang ba? So, ngayon, since may upcoming trip kami, so, alam mo yun, kailangan medyo tayo maging presentable. So, while nasa mall, may tinatry-try akong mga everything. And I tried this one. And I've never been so happy yet. Actually, yung una kong nabili nito is wrong shade kasi pinilit ko na lang. Sa sobrang kagustuhan ko ng formula, pinilit ko yung shade. Akala ko naman kasi sabi ko, ay, maitim pa naman ako ngayon. Okay pa. Ay, shoot, sis, talagang nagmukha akong ewan. So, ang ginawa ko, umorder ako ulit sa Shopee ba? Shopee or Lazada? Ala, Shopee. Umorder ako ulit sa Shopee ng shade ko na talaga. And I
super kabado pa ako kasi hindi ako sure kung ito ba talaga yung shade ko. So, nung dumating siya, tas shade ko siya, so like, yes, queen. So, this is the, Colorette First Base. In the shade, Laya. So, this is Laya. The first shade na nakuha ko na medyo dark talaga sa akin was Sulu. Yeah, sayang nga yun eh, pero hanap ako na paraan. Pero itong Laya talagang nagbe-blend talaga siya sa skin ko. And ang maganda sa kanya is yung formulation niya na yung parang wala lang, parang ang gaan lang, parang wala kang gamit yun. Anyway, mag-makeup na ako eh. Okay, baka mamabila, sabihin na asawa ko, alis na kami. Pag in-open, tapos ang formula niya ba is parang liquidy bitaw. Ay, naman siya liquid-liquid jude. Kanang liquid na medyo thick. Okay, ha? Kanan yung shade, guys. Okay. Oh. Tapos pag i-blend na siya, guys, perfect na kaayo. Diba? Opa! I love! Actually, hindi ako fan ng Colorette lipsticks kasi na-try ko yung oil, yung Colorette na ganun, yung oil. Hindi ko siya masyadong type, guys. Hindi lang siguro siya pwede sa aking labi. Kasi my lips are very dry and crackly. Crackly. Next discovery. Nasabay ko siyang binili. Kasi sayangan mag-shipping, guys. Tapos tsaka wala din akong neto ng ganitong klase. Kasi pag dark sa akong skin, di na ako kabalog. Why? Bakit ako nagbisaya? Pag dark ng skin ko, hindi ko na alam kung ano yung gagamitin kong blush, like ang kulay. So, gitry ko lang to. Colorette pa din. Colorette in the shade 22. Kasi marami siyang shades. Kasi iba shimmer. Eh, ayoko talaga ng shimmer. Na ano, kasi oily girl man ako. So, parang hindi ko na kailangan ng ganun. So, ang gagawin is, oh, tingnan niyo yung kulay, guys. So pretty. Pag kamay-kamay ko lang ito siya, wala akong gamit. Kaya wala ko, hindi ko alam kung saan ko nailagay yung mga brush ko, yung mga sponge na extra. So, kamay-kamay lang tayo. Ang ganda nito, guys, kasi ito yung bounce, color bounce. It's bouncing, you know. Ang ganda. Ang ganda yung formulation niya. Ang amazing na kasi nagbabounce, tapos paano siya, yun, alam mo, napaisip ka. It's pink, but it's not too pink. Alam ko may bagong trend ngayon sa makeup, guys. Ang hirap maging ano, no? Ang hirap as a millennial. Tapos, ang dami yung pauso ng mga Gen Z ngayon. I cannot keep up. Para tumatanda na talaga ako, guys. Nararamdaman ko na siya. Yun na yun. So, ganyan lang ako mag-makeup. Tapos, ang gamit ko ay na powder to set me. This thing, ay ito. Pons. Ever since the day began, ito na talaga ang powder ko, guys. Tapos is, i-ano ko yan siya sa dugyot na sponge ko. Kasi hindi ako pwedeng hindi mag-powder. Kahit pa sabihin mong pang oily skin, kailangan ko siya iset. Hey? Yes? Tapos ka na? Ah, may video ka? Yes? Why? Tagal ka pa? Hindi mo. Ikaw ba? Tara na. Ikaw pa nga nakabihis. Ito na yung damit ko. What? Okay. You can't wear that? Dahil? Engineer ako? Punta ka doon mag-testing-testing. Hindi ko paningwalaan sabihin. Sino man tong boy dito nakapasok? Sino? Boy. Tapos mangkilay natin today is ito. Hindi ko alam ito. Face shop. Dahil wala akong idea kung ano yung mga magandang pangkilay ngayon. And ito lang yung nadaan ako. Ito na yung ginamit. Ay, binili ko. Ito yung tayo after, SM. Ha? Please, na. Walter lang. Tapos, ang lablab ko, nanlibre yan siya, guys. Nang, ito. Itong mascara ko, forever favorite ko to siya na mascara kasi hindi talaga siya mag kanang, ang mascara kasi iba na experience ko is mag smudge, kay oily man lagi ko nga first on.
mag-smudge, tsaka minsan yung lashes, baba siya agad. Ito, hindi talaga guys, as in the whole time, ganyan siya. So, mag-curl tag lashes kay Isway na nga to. Hindi ako gamascara everyday. Wait lang, mag-mascara pa ko. Hindi ako gamascara everyday kasi wala lang. Parang feeling ko for special occasions lang siya. Pero ngayon trip ko. Kaya mag-SM ang kami. Malab? Mag-SM ang tayo, no? Mag-SM tayo? Ay, hindi, ay. Please put water sa flask. Where's your flask? They're inside there. Can you see it, guys? Oh, tabako. Look at that. Talagang bumasti. Ilang taon ko nang gamit yung ganitong ano brand dahil kay Anakay. 2016-17? Ganun. Gamit ko na ang heroin make dahil kay Anakay. Grabe ang influensya ni Anakay sa buhay ko. Kasi ang vlogging galit yun ako. Gablog galit ako. Paano kaya sila nagpuput mascara na maganda pa rin sila, no? Bakit ako mukha kong timo? Ay, tumawa. Hindi mo lang hindi mo lang sinabi na, hindi la, maganda ka naman. Stuck ka? This is my current favorite perfume, guys. Kanyo ay, grabe. Ang bango niya. Kaamoy niya si Penhaligon talaga na Luna. Kasi si ate, ito ang perfume niya. Hindi, ito pala. Penhaligon Luna. And sobrang mahal na share niya. So, ito yan siya. So, ito. Sabi ko sa kanya, kaamoy talaga ng Luna. Minus the cost. So, favorite, guys. Favorite.